Hello guys, I'm here to demonstrate how to store the output program in a file. Okay, so kanina, binasa natin yung text file, then in-output natin using a printf. So ngayon, sisave naman natin sa text file yung output. Okay, so paano gagawin yun? So una, kailangan natin i-import yung PrintWriter. So import java.io.print PrintWriter. Okay. Then so dito gagawin tayo ng PrintWriter. Tawagin natin yung PrintWriter class. Then ang pangalan ng class natin, so object na siya, so output file. Then new print writer. Okay? Then, pangalan ng file, so, tayo, halimbawa, is salary. Salary data. .txt. Okay? So, text file na lang gamitin natin, no? Okay, so, now, so, output file, then print f. So yeah, so example ba tayo, no? So let's say so basic na muna, so print, okay, ko dito isa hello. Yan. So punta tayo dun sa ano natin, program. So yung salary data, no? So yung salary data, ginawa niya dito yan sa PrintWriter. Automatic ginagawa niya yan. Okay, so example, burahin natin. Tapos kirarun ko yung program. Kakompile ko. So pag kinumpile mo yan, yun. Nasa nagkakaroon. Okay? Okay, pag binuksan mo yan, so may kulang tayong ginawa. Hindi siya nag-display. So bakit? Kasi kailangan natin i-close. So kasi open pa siya. So output file dot close. So, okay. So ngayon run. So ayun. Tapos na. Successfully build. Okay, hello. So nag-print na yung hello. Okay. So pipick pa tayo ng another ng output file dot print and world. Then run. So post natin to. Tignan natin. So yun, hello world yung naman niya. So ngayon, kailangan natin i-save yung output. Kanina nagpa-output tayo system.out sa console. So ngayon lalagay naman natin dun sa salary data.txt. Okay, so ngayon lagay natin is patang ko lang to. Lagay ko lang dito is out file dot print. Okay, so run natin. So, lagay natin ang kumare done. Para alam mo na tapos na mag-write sa text file. Kaya pag tinignan natin yan, so, done. So, check natin. So, ayun. So, nakasave na dun sa salary data.txt yung gusto natin display. Okay? So, thank you for watching.